Sumuko sa militar ang limang miyembro ng New People's Army sa Davao Oriental. Marami pang rebelding komunista ang inaasahang susuko sa mga darating na araw. Ang iba pang detalye mula kay EBC correspondent CJ Alra. Limang mga kasapi ng communist terrorist group New People's Army ang mahinahong sumuko sa provincial government dito sa lalawigan ng Davao Oriental. Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Vice Chairman Edner Danghirang ay mainit at formal na tinanggap ang mga surrenderists sa provincial capital hapon November 5. Ayon sa opisyal na ulat, ang limang mga sumuko ay nasa ilalim ng Front 18 ng NPA na sumasaklaw sa mga lugar ng Banay-Banay, Davao Oriental. Tatlo sa mga ito ay mga commander ng platoon at mga pinuno ng kupunan. Ang isa ay dating kalihim, habang ang isa ay regular na miyembro. Inaasahan ng mga dating kasapi ng NPA sa gobyerno ay malinis umano ang kanilang mga pangalan at makapagsimula muli sa kanilang panibagong buhay na may kapayapaan at walang takot. Nakatakdang i-endorso ng provincial government ang mga sumuko na ito sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Nang sagay yon ay makinabangan nila ang maraming mga programa at serbisyo na inalok ng gobyerno sa mga dating rebelde. Mas maraming kasapi ng NPA at mga kasapi ng underground mass organizations ang inaasahang susuko sa mga darating na araw. Ang series of surrenderies ng mga miyembro ng communist terrorist group ay naiugnay sa pinaigting na pagsisikap ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran. Partikular na ang naisa lokal na pagpapatupad ng Executive Order 70 ni Pangulong Duterte na kilala bilang Whole of Nation Approach to End Local Communist Armed Conflict. Mula dito sa Davao Oriental, ako si CJ Alra. We live in interesting times.